Madaling malaman kung sino lagi nagpapalusot, kung sino laging makunat. Yung year after year after year, inaasikaso mo, binibigyan, pinapakain, nireregaluhan, pero ni minsan hindi mo lang magregalo sa'yo. Puro tanggap ng tanggap. Sa kapalagay nyo, natutuwa ang Diyos sa ganun. Hosea 8:7. Nagahasik sila ng hangin at ipo-ipo ang kanilang aanihin. Ang mga nakatayong trigo'y walang uhay, kaya't walang makukuhang harina. At kung magbunga man iyon, kakainin lamang ng mga dayuhan. Kung ang tanim mo daw ay hangin, ang ani mo ay bagyo. Huwag kang umasa na may magandang ani ang pangit na tanim. Matthew 7, 72-20, sabi ng Panginoong Yesus, mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at hindi maaaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Kaya't makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. So pag pangit yung fruit, alam mo pangit yung tree. So pag pangit ang ani natin, alam nating pangit ang ating tanim. Simpleng simple yun. Bad manners, bad lifestyle, bad habits produce bad fruit. You are a direct cause of the effects in your life. Ikaw ang major and active participant in the making of your life. Hindi ka biktima ng universe. You make your life.